Para ka lang nagluluto ng sitsarong baboy, guys. Akalain mo, no, ito pala ay kasaba, no? So, guys, welcome back na naman sa ating channel. It's Weng again. Sa araw na ito, guys, may share naman akong tips para sa inyo na pwede nyo itong pagkakitaan kung gusto nyo. So, ito po ay kasaba chip at sinamahan natin ng malunggay. Maganda ito dahil ito ay may gulay saka may balanghoy din ito, no? Ayan, ang crispy-crispy niya, guys. Malutong na malutong, pero ito po ay kasaba at malunggay. Ayan. So, isishare ko sa inyo kung anong mga ingredients na dapat nyong bilhin o gamitin. So, una, may kasaba ako rito, guys. Ito ay nagiling na at ay may malunggay ako, no? Medyo konti lang, mga 1.5 cups and then 4 cubes ang kailangan natin na chicken dahil halal tayo. So, chicken cubes ang gagamitin natin. So, ito. So, hinugasan ko muna yung malunggay at saka yung cubes ay kalahati lamang kasi maliit lang naman ang ating gagawin. So, yung malunggay, i-blender lang natin at kasama yung cubes, lagyan lang natin ng kunting tubig, no? Para lang mamasa-masa siya. And then, pag na-blender na, nilagyan ko din siya ng paminta powder para may kunting, ano lang siya, aroma. Yan. So, ngayon, ito yung mimix na natin sa ating kasaba. Itong kasaba natin is 1.5 kilo. 1.5 kilo. And then, depende na sa inyo kung anong mayroong kayong kasaba dyan, pwede namang 1/4, no? So, ito ay nagiling na yung ating kasaba. Nagiling na, and then napiga na, pipigaan na. Kasi may nabibili kasi rito, guys, na napiga na, and then nagiling na din. So, ang gagawin mo lang ay lutuin na lang siya. So, ihihalo na natin yung mga ingredients. Naglagay din ako ng kunting asin lang, guys. Kunting asin lang. Mga, basta kunti, a pinch of salt lang. Then, ihalo lang natin. Huwag masyadong basa. Huwag din masyadong tuyo. Yung tama-tama lang. Kasi, ano natin ito. Ipa-plat natin ito, guys. No? So, ayan. Ihalo lang natin hanggang sa ma-incorporate lahat. Ngayon, may tapalan ako rito, guys. Dito natin siya ihuhulma. Kumbaga. So, may dahon ng saging. Gagamit tayo ng dahon ng saging. So, ito po yung ating kasaba na, ano, na hinaluan natin ng malunggay. So, maganda ito dahil healthy ito, guys, na walang masyadong mga uchi-uchi or mga chichiburichi. Ngayon, ipa-plat lang natin ng ganun, guys, no? Ilapad mo siya para maging manipis po siya. Kumbaga, ipa-plat mo siya ng ganun. Kung wala namang ano kayo, may rolling pin kayo, ay maganda. Kung wala, ay di mano-mano. Ganyan katulad ng ginawa sa akin. I-forma na lang siya ng bilog. Depende na sa inyo kung anong forma ang gusto nyo. So, sa akin, parang okay naman na ganyan ang yung hitsura niya. So, ngayon, natapos na tayo. I-steam natin ito, guys. Kumbaga, papasingawan natin, no? Para maluto yung ating kasaba. Ayan. So, iayos lang natin konti para... Ayan, medyo natupi. So, okay lang yan. Ano lang natin, ayusin konti. I-steam natin ito mga 5 minutes lang. And then, pagkatapos ng 5 minutes, guys, ayan na po yung hitsura niya. Naluluto na. So, ngayon ito ay ibibilad natin ito sa araw, guys, ha? Ibibilad natin na, halimbawa, kung may mga hangir kayo dyan, and then, ipitan nyo lang, ganun. Ayan, so, para matuyo po siya. Ibilad natin ito sa araw ng mga 1 day o 2 days. Ayan, so, ito yung sa akin, guys. Binilad ko sa araw. Ayan po. May nakasabit-sabit pa na ano dyan, pang-ipit. Ayan. So, tatanggalin natin itong dahon na ito. Kasi pati yung dahon na tuyo na, no? Tanggalin natin itong dahon kasi nga, hindi naman natin kailangan itong dahon na ito. Ayan. So, okay naman, natuyo na siya. Ayan po, ha. Pagkatapos nito, guys, dahil natanggal na natin lahat ng mga dahon, ay, kumbaga, anuhin natin, ito parang ika-crack natin siya, no? Iganyan lang. Ganyan. Depende na kung gusto nyong maliit-liit, malaki-laki. Depende na sa inyo kung anong tabas ang gusto ninyo, guys. Ayan. Sa akin kasi, tama ng ganyan. So, madali lang naman siyang mabali kasi sobrang nipis niya. So, ngayon, may mantika tayo dito, guys. Ipiprito lang natin siya ng sa ganyan. Preprito lang natin siya. Madali lang dapat kuhanin nyo. Pag nabu, ano na siya, kasi baka matutong siya, maipik, no? Lasa. Hindi maganda, mapait siya. So, another one. Ayan, luto pa tayo. Ayan po, guys. Para ka lang nagluto ng sitsarong baboy. Ayan, pwede na natin kuhanin yan. Ganun na po. No, so, dapat pag umalasa na siya, kuhanin agad. Ayan. Ito na, luto na yung ating kasaba na kasama may malunggay. No? Kasaba chip na may malunggay. Para ka lang
nagluto ng sitsaron. So guys, maraming mga manok dito guys. Pasensya po. Ayan, ang crispy niya, ang lutong. Ang sarap. So ayan guys, ito ay ano naman siya, pwedeng isawsaw niyo sa suka. Ayan, pwede din itong iripak-ripak ng ganun, 10 pesos, ganun lang para madaling mabenta. So yun lang ma-share ko guys, no, sa mga mahilig sa magnegosyo, mahilig sa magluto-luto ng mga ganito. Well, gayahin niyo ito. So salamat sa panonood and please subscribe. Bye-bye.